Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isa magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay, dahil po sa relasyon ko na ito, napatunayan ko po na dreams really do come true. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Penny. DJ Lindsay, naglakas loob po akong sumulat dito sa lihim ng liham. Dahil hindi ko po kayang sabihin sa mga kaibigan ko ang kwento ko na ito. Natatakot po ako na baka mamaya pagtawanan lang po nila ako. DJ Lindsay, I have a boyfriend. 4 years na po kami, ngayong December lang. Just like any other relationships, meron pong ups and downs. Pero kinakaya naman. Madalas nag-aaway, but at the end of the day, nagkakamabutihan pa rin kaming dalawa. But just last night, DJ Lindsay, napanaginipan ko siya. Kakaiba po ang nakita ko sa aking panaginip about my boyfriend. Meron daw siyang ibang babae. At may nangyari sa kanila. Sa panaginip ko, kilala namin yung babae. Marami pang masasakit na nangyari sa dream ko, DJ Lindsay. Tulad ng pinaamin ko siya. And there, sa panaginip ko, inamin niya sa akin na totoo. Meron siyang iba. Again, sa panaginip ko lamang po lahat nangyari yon. Kaya naman pagising ko, inis na inis ako sa mga bagay. Alam mo yung pakiramdam na parang sasabog yung puso mo? Inis, galit, yamot, at sama ng loob. Hindi ko po maintindihan pagising ko. Kaya naman, agad ko siyang kinausap early in the morning. Tapos, kinuwento ko sa kanya lahat ng nangyari sa panaginip ko. Sabi niya, "Ha? Ano ba yung mga pinagsasasabi mo? Saan galing yan?" And then, nabanggit niya yung linya na, "Kanino mo nalaman?" Sa tono ng sagot niya sa akin, alam ko na merong mali. Kasi kung wala, diretso niyang sasabihin sa akin yung mga pinaglalaban niya. Na walang ganong nangyari, na hindi dapat ako nag-iisip ng ganon dahil ako lang ang mahal na mahal niya. At dapat, handa niyang patunayan ito. Kaso hindi ganon, DJ Lindsay. Tapos napahaba pa po yung confrontation ko sa kanya. Sa kahulihan, napakasakit, DJ Lindsay. Dahil umamin siya sa akin.
Sobrang hindi ko po kinaya ng mga oras na yon. Iyak lang ako ng iyak. Sobrang sakit. Wala po akong ibang masabi. Sa phone lamang kami magkausap noon. Hindi ako nakasagot agad at puro iyak lamang ang ginawa ko. Galit ako, DJ Lensei. Seriously. Ang sabi niya pa sa akin, noon naman daw, ako lang. At nag-iisa lamang daw ako sa buhay niya. I felt so used and betrayed. 4 na taon yung relationship namin. At kung hindi ko pa napanaginipan, hindi ko malalaman. Both working na po kami, DJ Lensei. Napakasakit po. At hanggang ngayon, it still pains me. Kasi kung hindi ko pa napanaginipan, wala siyang balak sabihin sa akin. I heard his side. Nag-explain siya kung bakit niya nagawa yun. At ang sabi niya pa, hindi niya raw maamin-amin sa akin dahil nahihiya daw siya sa ginawa niyang kasalanan. Call me immature. Pero sa panaginip ko pa nalaman na merong ibang babae ang boyfriend ko. Siya lang po ang lalaking minahal ko. Kasi first boyfriend ko siya. Pinagkatiwalaan ko po siya ng lahat-lahat. Sabi niya noon, ako lang daw. Sabi niya, first daw namin ang isa't isa. Nakakainis po at nakakalungkot. Dapat kailangan niya pang magsinungaling para lang maging okay ako. Pero nung nalaman ko po yung totoo, mas lumala yung naramdaman ko. Sana noon pa lang umamin na siya. Hindi yung sa ganitong paraan ko pa nalaman. Again, hindi ko po ito masabi kung kanino dahil baka hindi nila ako paniwalaan o di kaya naman baka mamaya pagtawanan lamang nila ako. But guys, dreams are real. At ako mismo ang makakapagpatunay nun. Maraming salamat, DJ Lensei. Pakibati mo naman yung mga taga-Negros para sa akin. Ako po si Penny. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim, lihim ng liham, ng liham. Time 9:16 ng umaga. This is Lihim ng Liham, mga bangga. Kasama niyo po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lensei. Lensei. Ito po ang programang Lihim ng Liham. Ang programang wala kang matututunan, pero meron kang mararamdaman. Wow! Ow! Gusto mo yun? Hi, Penny! Musta ka naman dyan, Penny? Penny, samahan mo ako at tawagin muli natin yung presensya at kaluluwa. Hoy! Ni Joselito de Castro, si Kuya Joselito de Castro!
na taga-Taguig. Hindi tumawag sa akin. Pero mamaya tatawagan natin siya. Ibig sabihin yan, wala na siyang chance para makakuha ng 500 pesos. Sayang naman. Pero mamaya mayroon siyang 200 pesos kapag sumagot siya sa ating siyawag. Okay? Oo, yun lang yung kailangan niyang gawin. Sagutin niya lang yung tawag natin. Tapos 200 pesos agad. At dapat siya yung ano ha, siya yung sumagot, yung Joselito de Castro. Kasi baka mamaya iba naman yung number. Diba? Hello din sa lahat po ng mga taga Ford, Pampanga. Magandang umaga. Ganun din sa lahat po ng mga nakikinig sa atin dyan. Maayong buntag, DJ Lindsay Beautiful. Sabi ni Naiviv Olu Elua. Binaliktad nyo kasi yung pangalan. Hindi ko tuloy ma-pronounce. So, bakit mo binabaliktad nyo yung mga pangalan ninyo? May tinataguan ba kayo? Hindi nyo lagay yung pangalan nyo dyan na buo. Hello kay Ate Faye Lara na nagsisend ng stars at the moment. Hello. Musta po kayo dyan? Thank you po sa mga pa-stars ninyo. And once again, we are live on Facebook. Facebook.com/EnergyFM1067 para po makita ninyo ang aking mga animalistic prints. Animalistic. Isa po akong animal for today. Hi! Hindi ako magiging animal for today's video. Ito na nga, si Penny na namomroblema tungkol dun sa kanyang jowa. Mantakin mo, no? Sa panaginip niya pa nalaman talaga that there is something wrong with their relationship. Alam mo, naniniwala ako dyan. Ay, naku, personal experience, mga bakla. Alam mo, nagkaroon ako ng jowa. Nasa tuwing meron akong kachat. Oo, pag meron akong ibang kachat, di jowa-jowa ko siya, ganyan. Tapos merong magpaparamdam sa akin na iba na pogi, ganyan. Tapos ma-effort, ganyan. Every time na may magpaparamdam sa akin na ibang lalaki, ang sinasabi niya, napanaginipan kita. May iba ka raw ka usap pa, ganyan na. Sabi ko, huh? Ano ba yan? Okay ka lang? Pero totoo naman na meron akong ibang kausap nung time na yun. As in, ilang beses niya akong ginanon, tapos ilang beses din siyang tumama. Well, hindi naman super accurate na. Siguro out of 6 na panaginip, 6 din yung tama. Hindi naman, siguro mga 4, ganyan. 4 times siyang tama. Oo. Nalalaman niya because of the panaginip. Kasi alam mo, may mga tao talaga na gifted sa ganyang parte ng buhay. Ingat kayo sa mga ganyan. Kasi, ay, sinasabi ko sa inyo. Oo, hindi, may mga tao talaga na gifted. Yung sobrang ano, sensitive ng kanilang mga subconscious na kapag may ibang nangyayari or kapag merong nangyayari, di ba, na hindi pa nangyayari talaga, oo, paano pa lang, papunta pa lang doon, napapanaginipan na nila, na-foresee na nila. May ganyan silang gift eh, may mga ganyang tao, di ba? Ako minsan napapanaginipan ko rin yung mga bagay-bagay. Oo. Kasi siguro ano yan sa atin, gift sa atin ng Panginoon na alam mo yon, hindi ko kayang sabihin sa iyo straight in your face na there is something wrong, but sige, ipapakita ko na lang sa iyo anak na may mali. Oo, na talagang damuho yung jowa mo. Totoo yan. May mga tao din kasi na hindi marunong makiramdam, 'di ba? Hindi talaga 100% yung sensitivity ng kanilang pakiramdam, yung instincts nila, kaya hindi nila napapansin, talagang mega tiwala lang sila sa mga jowaers nila. Pero 'di ba, mabait ang langit, mabait ang Lord, kaya oh, sige, hindi mo maramdaman, oh, hindi mo makita. Patanga-tanga ka kasi. Ito na lang, panaginip na lang. O, yan. O, ipapakita ko na lang sa'yo kung ano nangyari. Hindi eksakto, pero yan yung nangyayari. Bakla ka ng taon. Wow! Diba? So, yun yung nangyari sa ating letter sender, si Penny. Diba? So, yun lang masasabi ko. Totoo yan. May mga pagkakataon na talagang totoo. Makikita mo yung mga bagay na ginagawa sa'yo ng ibang tao sa panaginip mo. Diba? Ikaw, na-experience mo na yun? Yung nanaginip ka tapos tumpak pala ka, diba? Talagang 100% nangyari talaga yung napapanaginipan mo. Kasi masakit yun eh. Diba? Hindi mo siya nalaman sa ibang tao. Hindi sa'yo chinika ng Facebook. Hindi mo nakita yung pictures. Pero nakita ko sa panaginip. Diba? So, sobrang blessed mo dun sa part na yun. Kasi talagang, diba, sinabi sa'yo kung ano talagang wrong about the relationship. Sabi dito ni Adski, totoo po yan, DJ, naniniwala po ako dyan. Personal experience ko yan, lahat ng ex ko, nahuli ko through panaginip. Oh my God! Wow. Diba, nakakakita, nakikita ko silang may ibang kasama. Nakakatakot naman maging jowa yung mga ganyan, no? Bakit kasi napapanaginipan ninyo? Huwag nga kayo, epal kayo.
Hindi nga, diba? Sabi ni Jeff Oliveros, grabe na pala ngayon, natulog lang jowa mo pagising niya ng babae ka na agad. Mukhang kailangan ko pa inumin ng maraming kape ang misis ko. Alam mo, kung wala ka namang tinatago at wala ka namang ginagawang hokus-pokus sa likod ng misis mo, hindi mo na siya kailangan palaklakin ng mga kape dyan. Painumin mong melatonin para mahaba-haba ang tulog niya. Nakaw, sinasabi ko sa inyo. Sabi ni Gigi naman, ang kasabihan po, kabaligtaran daw ang panaginip. For some, diba for some, yun yung kabaligtaran. Pero for some, para siyang ano, premonition of what's going to happen. Diba? O yung mga bagay na hindi mo pa nakikita. Diba? Pero ipapakita sa iyo ng universe na, uy, bakla. Oo, may gantong mangyayari next week. Oo, dyan ka lang. Oo. Diba? Sabi na TPC, iwanan mo na lang yan. Siguro meron pa talagang para sa iyo na ibibigay si Lord. Magpasalamat ka na lang. Oo. Sabi naman ni Lian Niyoto, and good morning po, DJ Lindsay, watching from Taguig. Relate po ako dyan kay ate na madalas ko pong napapanaginipan ang ibang pangyayari bago pa mangyari. Oh my gosh, magugulat na lang po ako na madalas totoo po yung panaginip ko. More power po and God bless. Salamat po sa madalas na pagbabasa ng aking comments. Oh, thank you so much. Totoo, di ba? Bakit hindi ninyo mapanaginipan yun? Lalabas na numero sa loto, di ba? Para naman may ano, may magandang dulot yung mga panaginip na nagkakatotoo. Sabi dito ni Corazon Lucero, DJ Lindsay, everyday po ako watching sa Lihim ng Liham. You're always pretty everyday. It's you know, actually natural. Uy! Ka magyayabang dyan, ante. Sabi ni Miki, morning, Madam Lins, ate, ikaw na po ang makakaalam niyan kung ano po ang dapat mong gawin. Kung patuloy mo pa rin iisipin at masasaktan ka, di ba? Bear with it. Pero pag hindi na kaya, and then, i-let go mo na. Move on sana. Oo, sana manapanaginipan mo yung lalabas sa loto. Di ba, kakasabi ko lang dyan, nakakatawa, di ba? At tumaya ka. At sana tumama, yan, di ba? Mas okay pa yung mag-move on at magpakayaman. Hehehe, Miki, di ba, ng Mandaluyong. Thank you so much. At Carolina Kunanan, good morning DJ Lindsay, watching from C5, Taguig City. Hello! Gandang umaga sa inyong lahat. Sabi naman ni Arch, subconsciously, it is quite possible to manifest your gut feelings through your dreams. Siguro may initial inkling ka na meron ng mangyayari sa kanilang dalawa. Anyway, okay na din na ngayon mo nalaman bago pa kayo nagkatuluyan. Or siguro ang sabi ni, ang ibig sabihin ni Arch is bago pa kayo magpakasal kasi mag-boyfriend pa lang. Boyfriend-girlfriend, di ba? Sabi naman ni Jeff Oliveros, grabe na pala ngayon. Ay, hindi, nabasa ko na pala to. Oo. So, ano bang kailangan gawin? 'Di ba? Ako kasi kapag hindi ako mapakali about something, 'di ba? Kung halimbawa, over na 'yung sakit na nararamdaman ko, but I want to keep this guy, mas pipiliin ko 'yung peace ko sa sarili ko, 'di ba? More than 'yung pagmamahal ko doon sa lalaki. Napunta na rin ako sa ganyang sitwasyon. Yung ano ba pipiliin ko, yung pagmamahal ko sa kanya o yung pagiging peaceful ng aking sarili, ng isip ko at saka ng puso ko. Kasi parang everyday na lang challenge siya, bakla. Oh. Parang extra challenge palagi ang nangyayari. As in, everyday na ginawa ng Diyos, hindi na natahimik, di ba? So sabi ko, lagi na lang akong walang tiwala sa kanya, araw-araw na lang. Diba? Parang araw-araw gumigising ako na nakabusangot ako. Tapos gumigising ako ng lagi akong may doubts about this guy na ano ba, loyal ba siya sa akin? Mamaya ba, pag lumabas siya, may makikilala ba siyang iba? Because may history ng panloloko. So, sabi ko sa sarili ko, I deserve to be in peace, di ba? So, hindi ko man alam kung paano ako mag-move on from there on. One thing is for sure, you have to do something. And the first step para maging peaceful ka is to let go of the guy. Diba? Let go of the guy na nagiging reason kung bakit in chaos, diba? And bakit, kung bakit chaotic, diba? Yung nararamdaman mo in your head and in your puso, diba? Para sa akin, yun yung first step that you have to take. No? Na putulin mo na. Putulin mo, be! Putulin mo yung mga bagay. Hindi nga, yung connection sa mga bagay na nakakapagpagulo ng isip mo at ng puso mo. Diba? Kasi ang sarap gumising sa umaga na wala kang ibang iniisip kundi, oh,
ang sarap, ang ganda ng umagang to, mamaya gagawin ko to, gagawin ko yan. Yung merong smile in your face, tapos alam mo yung tipong wala kang ibang iniisip kundi good vibes tayo ngayong umaga. Naku, magtatrabaho ako, kikita ako ngayong araw na to, bibilin ko yung ganito, ganyan, may order ako, mamaya dadating. Yung mga ganong bagay ba? Yung hindi ka nag-iisip ng negative, like problema na nasan kaya siya? Sino kayang kausap niya? Ba't hindi siya nagre-reply sa akin? Yung mga ganon, tapos hindi mo naman mapigilan yung sarili mo because sabi ko nga, may history ng panloloko. Kasi once na magkaroon ng history ng panloloko yung isang tao, everything will be, you know, questionable na eh, lahat ng ginagawa niya. Diba? Aminin nyo yan. Aww. Kaya nga, sa mga lalaking nakikinig po sa atin, or same thing with the girls, no? Huwag tayong manloko ng tao. Huwag tayong manloko ng mga jowa natin. Diba? Kasi once na manloko ka, everything will be in question, no? Everything will be floating and hanging, diba? Lahat na lang tatanungin, so ano? Saan ka talaga nagpunta? Alam mo yun, yung lahat na lang question mark. Wala nang tiwala sa'yo. Kaya alam mo, sikapin mo na maging loyal, maging faithful. Kasi basic naman yan, diba? Pag in a relationship ka, dapat stick to one ka lang. Yun lang yun, very basic. At sa mga sisters ko naman, mga ses, oo, mga sisters, ganyan, na medyo dumadaan sa ganyang rocky situation right now, rocky road, ang sarap nun, ice cream. Mga dumadaan sa rocky road, rocky lanes right now, alam nyo, malalagpasan nyo rin yan. It's either you stick with the guy, tapos ayusin mo kung ano yung mga nangyaring problema, kasi dapat willing din siyang magbago para maging maayos kayong dalawa sa relationship, di ba? Dapat maayos din, siya din mismo mag-aayos nung ginawa niyang pagkakamali. Kasi kung hindi, at ikaw lang yung mag-aayos, mapapagod ka lang, ate. Oo. Diba? So dapat willing kayong dalawa, it takes two to tango para maging maayos yung relationship. At you know, who knows, baka in the end eh, makapagpakasal pa kayong dalawa. Wow! Again, nasa ano nyo yan, nasa efforts ninyong dalawa yan and agreement ninyong dalawa. But if you think na hindi mo talaga deserve, hindi mo matanggap sa puso mo na hindi ko talaga kaya, pinigay ko sa kanya lahat, alam mo yun, and then let go. Kasi naman araw-araw kang toxic, 'di ba? Nakakahawa yung toxicity eh. 'Di ba? Nakakahawa yung lungkot, nakaka-bad trip yung lungkot. Oo, 'di ba? Kaya if I were you, pili ka dun sa dalawa. Aayusin nyo ba? Magsistick ka ba dito sa lalaki na 'to? And believe that, you know, tomorrow is another day. We can start all over again. You know, love is sweeter the second time around. Wow. Or sorry, wala na akong tiwala sa iyo. Oo. Para sa akin, hindi po pwedeng, alam mo yun, i-remedy yung panloloko. Sorry, alis na ako. Bye, break na tayo. Diba? Ganon yun. So, pili ka na lang doon sa dalawa. Thigh part o leg part? Hoy, tsareng. Thank you so much, Penny, sa lahat po ng mga pangga natin na gustong, ano yun, alam mo yun, mag-send in din ng story natin or story nila dito po sa Lihim ng Liham. Balikin na at isend mo na ya, facebook.com/Lindsay1067 LINDSAY1067 Okay. 9:13 ng umaga at this song is for those people na mas pinili na lang mag-let go sa buhay. Mas pinili na lang na magpaubaya. Saan nagsimula?